Binalikan ng binatang milyonaryo ang kanilang probinsya upang hanapin ang dating niyang nobya. Pero kusa na lamang tumulo ang kanyang mga luha dahil sa natuklasan niya. Magandang araw sa inyo mga kaserye! Ngayon ay bukladin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang pagmamahal na aking babalik-balikan. Sa isang matiwasay at masaganang bakuran nakatira si Angelo. At ang kanyang mga magulang, isang binatang hindi matatawaran ang kabutihan ng kalooban. Masipag at matulungin. Palaging inuuna ang kapakanan ng kanyang pamilya bago ang sarili. Bata pa lamang siya ay namulat na sa hirap ng buhay. Sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi siya kailanman nawala ng pag-asa. Araw-araw, makikita si Angelo na nagtatrabaho sa kanilang maliit na sakahan. Mula sa pagbubungkal ng lupa hanggang sa pag-aalaga ng kanilang mga tanim. Siya ang pangunahing gumagawa ng lahat ng ito. Ang kanyang mga magulang ay medyo tumatanda na at madalas nang nagkakasakit. Kaya't si Angelo na ang nagtataguyod ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kahit na mahirap ang buhay, hindi kailanman sumuko si Angelo. Sa halip, naging inspirasyon ng kanyang mga magulang upang mas lalo pa siyang magsikap. Ma, pa, pagkagaling ko mamaya sa school, ako nang mag-aalam sa baka at mga kambing natin ha. Total, maaga naman po akong uuwi mamaya. O sige anak, medyo sumasakit kasi ang tuhod ko eh. Paano ba naman hindi sasakit yan? Eh maghapon kang nagtatabas dyan sa likod ng bahay natin. Ma, yaan niyo na po si Papa. Yun lang naman po ang libangan niya, ang magtabas-tabas dyan sa paligid natin. Ayaw niyo po yun? Ang linis-linis na po ng paligid natin. Tsaka ma, kaya sumasakit ang tuhod ni Papa kasi matanda na siya. Sinong matanda na? Si Papa naman, hindi mabiro. Pa, hinahinay na po tayo sa pagtatabas ha, kasi medyo may edad na po kayo. Yan, makinig ka sa anak mo, Carding ha. Alam mo kasi anak, hindi nakikinig sa akin yung papa mo. O siya, ma, pa, baka kung saan pa po ito mapunta tong usapan po natin. Ako po ay papasok na po. Yung bilin ko, papa, ha? Ako na po ang bahala pag uwi ko mamaya. Sige, anak, mag-iingat ka. Nakilala ni Angelo si Diane noong high school. Isang tahimik na binata si Angelo. Ngunit ang kanyang kagandahang asal at pagiging masipag ang nagustuhan ni Diane. Sa tuwing may problema si Diane, palaging nariyan si Angelo upang tumulong at magbigay ng payo. Nagbunga ang kanilang pagiging malapit sa isa't isa at naging magkasintahan sila. Noong mga araw na iyon, madalas silang magkasama tuwing recess at lunch break. Si Angelo, kahit na mahiyain, ay nagiging masigla kapag kasama si Diane. Nagtutulungan sila sa kanilang mga assignments at proyekto. At sabay ding nagre-review para sa kanilang mga exams. Si Angelo ay palaging handang magpahiram ng kanyang balikat tuwing si Diane ay may dinaramdam o problema sa pamilya. Minsan, nagkaroon ng malaking proyekto sa kanilang paaralan kung saan kailangan nilang magtanim ng mga halaman sa bakuran. Nagtulungan sina Angelo at Diane. At sa bawat pagbungkal ng lupa at pagtanim ng mga buto, lalong tumibay ang kanilang samahan. Ang mga simpleng ngiti at tawanan ay nagbigay kulay sa kanilang mga araw. Makalipas ng ilang buwan, ang kanilang relasyon ay puno ng pagmamahalan at suporta sa isa't isa. Tinutulungan ni Diane si Angelo na bumuo ng kanyang pangarap na magkaroon ng sariling negosyo. Kahit na maliit lamang na bigasan ang kanilang nasimulan, naging masipag si Angelo at unti-unting lumago ang kanilang negosyo. Lalim nun mahal ah. May problema ba? Wala naman mahal. Hindi lang ako makapaniwala na may bigasan na kami dahil sa tulong mo. Oh, bakit naiiyak ka? Hindi ah. Masaya lang talaga ako mahal. Kasi tingnan mo, patuloy na lumalago yung bigasan natin. Mahal, syempre dahil yan sa pagsisikap natin. Lalo na sa pagsisikap mo. Kaya nga kita minahal ng sobra eh, dahil sa sobrang sipag mo.
Pati ako, nakuha mo. OA mo na naman, mahal. Sabay yakap kay Dayan. Kilig ka lang eh. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, hindi naging madali ang buhay pag-ibig ni Angelo. Dahil ang kanyang nobya na si Dayan ay galing sa isang mayamang pamilya. Bagamat matagal na silang magkasintahan, hindi pa rin siya matanggap ng mga magulang nito dahil hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Sa simula pa lamang ng kanilang relasyon, naranasan ni Angelo ang pagtatanggol sa kanyang sarili laban sa mga panghusga mula sa mga magulang ni Dayan. Madalas siyang itinuring na hindi karapat-dapat o hindi sapat para sa kanilang anak. Ipinagmamalaki ng mga magulang ni Dayan ang kanilang mataas na antas sa buhay at edukasyon, na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Mahal, ba't ganun? Madalas akong ituring na hindi karapat-dapat o hindi sapat para sa'yo. Sagot ni Angelo na may bahid ng lungkot sa kanyang tinig. Ipinagmamalaki pa ng mga magulang mo na mas mataas na antas ang buhay at edukasyon nyo, na talagang nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ko. Mahal, alam mo namang mahal na mahal kita, diba? Hindi importante sa akin yung estado sa buhay o edukasyon ng isang tao. Ang mahalaga sa akin, mahal kita at gusto kong maging masaya tayo. Sabi ni Dayan na puno ng pagmamahal at pangunawa. Oo naman, mahal. Pero minsan kasi nahihirapan akong tanggapin na parang hindi ako sapat sa mga magulang mo. Sagot ni Angelo na nagmumuni-muni. Mahal, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Ang importante, alam natin kung gaano natin kamahal ang isa't isa. Sabi ni Dayan na mas lalo pang pinagtibay ang pagkapit sa kamay ni Angelo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ramdam ni Angelo ang mainit na pagmamahal at suporta mula kay Dayan. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi nagbabago sa kabila ng mga pagsubok mula sa paligid. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nagpatinag si Angelo. Patuloy niyang ipinakita ang kanyang dedikasyon kay Dayan at ang kanyang determinasyon na maging karapat-dapat sa pagmamahal ng babae. Sa bawat pagkakataon, pinatunayan niya sa kanyang sarili at sa mga magulang ni Dayan na ang pagmamahal at sipag ay mas mahalaga kaysa sa anumang katayuan sa buhay. Mahal, paano kung mag-aral ulit ako para matanggap ako ng mami at daddy mo? Mahal, hindi mo na kailangan gawin yun. Maniwala ka lang, matatanggap ka rin nila. Eh, paano? Ang sagot ni Dayan, nag-aalangan ngunit puno ng determinasyon na suportahan si Angelo sa anumang desisyon. Pabili po ako ng 1 kilong bigas. Ngunit sa kabila ng kanilang pagmamahalan, palaging may hadlang sa kanilang landas. Ang mga magulang ni Dayan ay tutol sa kanilang relasyon. Sa kanilang paningin, hindi sapat ang sipag at tiyaga ni Adrian dahil hindi ito nakapagtapos ng pag-aaral. Madalas siyang naitin at minamaliit ng mga ito. Saan ka na naman galing, Dayan? Dad, kay... Na naman? Kailan mo ba titigilan yung Angelo na yan, ha? Mabubuhay ka ba nung bigasan na yun? Tama ang daddy mo, Dayan. Hindi nga nakapagtapos ng high school si Angelo, di ba? Ma'am, Dad, hindi nyo lang po alam kung gaano kasipag at kapursige si Angelo. Kasipag? Kapursige? Yung bigasan na yun ang naipundar niya, yun lang? Sa tingin mo, sapat ba yun para mabuhay kayo? Hindi po, pero Dayan, pwede ba? Pagsabihan mo nga yung anak mo, kakawalang gana. Sabay alis sa hapagkainan. Dayan, anak, gusto lang naman namin ng dad mo na maging maayos ang buhay mo kapag nagkapamilya ka na. Gusto namin mapunta ka sa lalaking kayang ibigay lahat ng gusto mo. Sabay inom ng tubig. Ma'am, kayang-kaya pong Hindi pa natapos magsalita si Dayan ay may biglang tumawag sa phone ng kanyang mami. At hindi na nagawang magpaliwanag ni Dayan. Labis na nasaktan si Dayan dahil ang taong pinakamamahal niya ay hindi kayang tanggapin ng mga magulang niya. Sa bawat pag-iyak ni Dayan, ramdam niyang bigat ng kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag
kung bakit tila hindi sapat ang lahat ng kanyang ginagawa para maipakita sa kanyang mami at daddy na si Angelo ay karapat-dapat sa kanilang pagmamahal. Isang gabi habang nag-iisa si Diane sa kanyang kwarto, tinawag niyang pangalan ni Angelo sa dilim. Mahal, kung narito ka lang sana sa tabi ko. Sana nararamdaman mo ang sakit na nararamdaman ko. Di ko kaya na wala ka sa buhay ko. Di ko haya mawala ka sa akin, mahal ko. Malungkot na bulong ni Diane. Habang hawak niya ang larawan ni Angelo sa kanyang kamay, bumaha ang mga luha ni Diane at tila sumasalamin sa kanyang pagmamahal na hindi natitinag kahit sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. Sa kabila ng mga pang-insulto, hindi sumuko si Angelo. Patuloy siyang nagtrabaho ng mabuti at pinakita kay Diane na karapat-dapat siya sa pagmamahal nito. Subalit dumating ang araw na maging ang mga magulang ni Angelo ay nilait na rin ang mga magulang ni Diane. Ang sakit na dulot nito kay Angelo ay di na niya kinaya kaya siya na mismong nagpasya na lumayo. Mahal, di ka ba napapagod? Kanina ka pa nagtatrabaho dyan. Baka kumapano ka niyan ha? Habang pinupunasan ng pawis si Angelo. Mahal, lahat ginagawa ko para sa iyo, para sa mga magulang mo, para kahit papaano maipakita ko man lang sa kanila na karapat dapat ako para sa iyo. Makikita sa mga mata ni Angelo ang kanyang kasiyahan. Kaya mahal na mahal kita eh. Niyakap ni Diane si Angelo habang patagong lumuluha at agad itong nagpunas ng luha. Sweet naman ang mahal ko. Rienda ka muna mahal para makapagpahinga ka dyan. Salamat mahal. Nga pala, uwi ako ng maaga ngayon ha, kasi may mga kailangan pa akong gawin sa bakuran namin. Alam mo naman, mga tumatanda na yung mga magulang ko. Medyo hirap na rin kumilos. Alam mo na. Nakangiting nagsasalita. Napakasipag mo talaga no. Hindi lang masipag, mapagmahal pang anak. Siyempre, kung gaano kita kamahal, ganun din ako sa mga magulang ko. Sabay halik sa noon ni Diane. Samantala habang papalapit na si Angelo sa kanilang bakuran, narinig niyang may nagsisigawan. Kaya dali-dali itong naglakad para makarating agad sa kanilang bakuran. At dito nadatna ni Angelo na nagsisigawan na ang mga magulang ni Diane at ang magulang ni Angelo. Hoy! Hampas lupa! Pagsabihin niyo nga yung anak niyo walang kwenta na layuan ang anak namin dahil kahit kailan hinding-hindi sila magkakatuluyan. Sigaw ng daddy ni Diane. Hoy ka din, hindi porkit may pera kayo, pwede nyo na kaming tawagin mga ampas lupa dahil pare-pareho lang tayong galing sa lupa. Sagot naman ng papa ni Angelo. Wala kaming pakialam mga ampas lupa. Sigaw ng mami ni Diane. Anong klaseng mga magulang kayo ha? Hawak ba ninyo ang puso ng inyong anak at pinipigilan niyong umiibig? Sagot ng mama ni Angelo. Biglang sumingit si Angelo sa kanilang sigawan. Tama na yan. Hindi nyo alam ang tunay na nararamdaman namin ni Diane para sa isa't isa. Hindi nyo pwedeng pigilan kami na mahalin namin ang isa't isa. Hindi pera ang basihan ng pagmamahala namin. Huwag nyo sana akong husgahan dahil sa pinag-aralan o estado sa buhay na meron ako. Ang importante ay nagmamahalan kami at handa kaming harapin ang hamon ng buhay ng magkasama. Sigaw ni Angelo habang naiiyak na sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Nang marinig ito ng lahat, biglang tumihimik ang mga magulang ni Diane at Angelo. Naramdam ng lahat ang tensyon at damdamin na bumabalot sa paligid. Makalipas ang ilang sandali, muling nagkita sina Angelo at Diane. Mahal, may problema ba? Ba't mo ako pinapunta dito? Biglang tumulong mga luha ni Angelo. Bakit ka umiiyak, mahal? May nangyari ba? Ay, masakit ba sa'yo? Ano? Anong nangyari sa'yo? Mahal! Umiiyak na niyakap ni Diane si Angelo. Mahal, makinig ka, okay? Kailangan naming lumipat na matitirhan sa malayong lugar. Medyo mahihirapan na kasi. Sila mama at papa ko dito, alam mo, tumatanda na. Tsaka para makarating din sila sa ibang lugar. Hawak ang mukha ni Diane at parehong umiiyak. Yan ba talaga ang dahilan? O dahil sa mga magulang ko? Hal, di ko na kaya yung ginagawa nila sa akin, pati sa mga magulang ko, dinadamay na nila. Alam mo naman kung gaano ko kamahal yung mga magulang ko, di ba? Dahil doon, susuko ka na. Paano naman yung mga magulang ko?
Hindi ko matitiis na nakikita silang nasasaktan dahil sa mga magulang mo. Sagot ni Angelo. Ang mga salita ay puno ng panghihinayang at pag-aalala. Sabi mo, kung gaano mo kamahal ang mga magulang mo, ganun mo rin ako kamahal, di ba? Pero bakit parang sila lang? Sabi ni Diane. Ang mga matay puspusang nananabik ng pagmamahal. Mahal mga magulang ko sila at mahal ko sila. Paano ako? Di mo ba ako mahal? Ani ni Diane, ang boses ay puno ng pungulila at pagramdam. Mahal, alam kong darating ang panahon na maiintindihan mo rin ako. Sa ngayon, kailangan naming lumipat para sa ikabubuti ng lahat at ito ang tatandaan mo. Mahal na mahal kita, tandaan mo yan, okay? Babalikan kita. Babalikan kita kapag pwede pang maging tayo. Tugon ni Angelo. Ang mga matay puspusang puno ng determinasyon at pagmamahal. Habang ang mga salita ay tumatagos sa kanilang puso at isipan, ang dalawang nagmamahalan ay napagtanto na ang kanilang pagmamahalan ay dadaan sa matinding pagsubok. Sa gitna ng mga luha at pagdaramdam, napagtanto nila na ang pag-ibig ay hindi palaging madali. Nang magkasabay silang naglakad palayo sa isa't isa, ang hangin ay tila nagdala ng mga alaala at pangako. Sa bawat hakbang nila patungo sa kanilang mga landas, ang puso ni Diane ay puno ng pag-asa at pangungulila. Iniisip niyang mga salitang itinanim ni Angelo sa kanyang puso. Ang pangako ng pagmamahal at ang pangako ng pagbabalik. Samantala, si Angelo naman, habang naglalakad ng may determinasyon sa kanyang puso, iniisip ang mga pangarap na pinagsaluhan nila ni Diane. Ang mga pangako na kanyang binitawan ay nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang mga sumunod na hakbang sa kanyang buhay. Nang iwan ni Angelo si Diane, iniwan din niyang isang bahagi ng kanyang puso. Hindi alam ni Diane kung paano magsisimula muli. Hindi nagtagal, napansin niyang tila may kakaiba sa kanyang katawan. Madalas siyang mahilo, mawala ng ganang kumain at makaramdam ng kakaibang pagod. Isang araw, nagdesisyon siyang magpatingin sa doktor. Diane, buntis ka, sabi ng doktor sa kanya. Naguluhan si Diane sa narinig. Isang buwan na palang nakalipas mula nang umalis si Angelo. At ngayon, dala niya ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Ipinakita ni Diane ang tapang na dati hindi niya alam na mayroon siya. Kahit walang kasiguraduhan kung babalik pa si Angelo, pinilit niyang maging matatag para sa kanyang anak. Diane, anak, kailangan nating magbenta ng ilang ari-arian natin. Buntong hininga ng kanyang daddy. Halatang hirap na sa sitwasyon. Dad, alam ko pong nahihirapan na po kayo ni Mom sa sitwasyon po natin ngayon. Tapos buntis pa po ako ngayon, sorry. Mom, Dad. Sagot ni Diane habang pigil ang mga luha. Nakatitig si Diane sa kanyang mga magulang. Labis ang bigat na kanyang nararamdaman. Alam niya ngang pagbagsak ng kanilang kabuhayan ay malaking dagok sa kanilang pamilya. Sa kabila ng lahat, ramdam niyang pagmamahal at suporta ng kanyang mga magulang sa kabila ng mga pagsubok na hinaharap nila. Anak, hindi mo kailangan mag-sorry. Hindi mo kasalanan ng mga nangyayari. Ang mahalaga ngayon, magtulungan tayo. Sabi ng kanyang mami, sabay yakap sa kanya. Di ko alam kung paano natin malalampasan to. Pero gagawin kong lahat para sa'yo at sa magiging apo namin. Dagdag pa ng kanyang ama na kahit pagod na ay pilit na ngumiti para sa kanyang anak. Ang mga araw ay naging mas mahirap para kay Diane at sa kanyang pamilya. Kinakailangan nilang magbenta ng mga ari-arian upang makaraos sa pang-araw-araw na gastusin. Ang dating marangyang buhay ay unti-unting nagiging isang simpleng tahanan. Maraming beses na humaharap si Diane sa salamin. Kinakausap ang kanyang sarili at ang kanyang sanggol sa sinapupunan. Angela, anak, kailangan nating maging matatag. Gagawin kong lahat para sa'yo. Magiging gaya ako ng dati Angelo mo na sobrang sipag. Balang araw anak, makikilala mo rin ang daddy mo. Sana nga anak, bumalik siya eh. Bulong ni Diane habang hinihimas ang kanyang tiyan.
Isang araw habang nagtitinda si Dayan, isang matandang babayang lumapit sa kanyang pwesto. "Dayan, ikaw ba yan?" tanong ng matanda. "Opo, ako po to," sagot ni Dayan, pilit na ngumiti. "Nabalitaan ko nangyari sa pamilya mo. Pasensya na at hindi ako nakapagbigay ng tulong noon. Ngayon gusto kong bumili ng marami sa paninda mo," sabi ng matanda. Nakangiti si Dayan at nagpasalamat. Kahit alam niya ang kanyang mga paninda, hindi sapat para sa lahat ng kanilang pangangailangan. Ngunit ang maliit na kabutihan na iyon ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Pag-uwi ni Dayan sa kanilang bahay, bitbit ang kaunting kita mula sa kanyang tindahan. Nakita niya ang kanyang ama na tigla malalim ang iniisip. "Dad, okay lang po ba kayo?" tanong ni Dayan. "Anak, may balita ko. May isang oportunidad na dumating. Isang kaibigan kong nag-alok ng trabaho sa akin sa probinsya. Alam kong mahirap para sa'yo na iwan ang lugar na to. Pero baka ito ng pagkakataon natin na makabangon." Paliwanag ng kanyang ama. Napaiyak si Dayan sa tuwa. Sa kabila ng mga pagsubok, si Dayan ay hindi sumuko. Sa tulong ng kanyang pamilya, nagpatuloy siyang lumaban. Ang pagdating ng kanyang anak na si Angela ay naging inspirasyon niya upang patuloy na magsumikap. At kahit na malayo ang landas na kanilang tatahakin, alam ni Dayan na hanggat magkasama silang pamilya, malalampasan nila ang lahat ng pagsubok. Sa kabila ng mga pagsubok, si Dayan ay nagpatuloy sa kanyang trabaho bilang tagapaglaba at tinder sa palengke. Tuwing madaling araw ay nagigising siya para maghanda ng mga paninda. Ang bawat sentimo na kanyang kinikita ay iniipon niya para sa kanyang anak. Hindi na siya nagkaroon ng oras para sa sarili. Lahat ng kanyang oras at lakas ay inilalaan niya para sa kanilang pamilya. Sa bawat araw na lumipas, kinailangan ni Dayan na harapin ang mga hamon na mag-isa. Napilitan siyang magtrabaho sa iba't ibang lugar upang matustusan ang pangangailangan at ng kanyang sanggol. Madalas siyang umiyak sa gabi. Iniisip si Angelo at ang kanilang mga plano noon na ngayon ay tila isang malayong pangarap na lamang. Samantala nang lumuwas si Angelo sa malayong lugar upang magsimula ng bagong buhay. Doon niya ipinagpatuloy ang kanyang pangarap na palaguin ang kanyang negosyo. Sa kanyang pagsusumikap at determinasyon, nakapagpundar siya muli ng isang maliit na bigasan. Sa bawat kinikita niya, iniipon niya ito at ini-invest sa kanyang negosyo hanggang sa unti-unti itong lumago. Hindi nagtagal ay naging matagumpay ang negosyo ni Angelo. Nagkaroon siya ng sariling warehouse at napakaraming produkto na ibinibenta. Ang kanyang pangalan ay naging tanyag sa larangan ng pagnenegosyo. Ang kanyang mga magulang ay nabigyan na rin niya ng magandang buhay. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumatatag ang kanyang negosyo at nagiging mas maunlad ang kanyang buhay. Sa simula, maliit lamang ang kanyang bigasan na pinagkakakitaan. Sa kanyang maliit na bigasan, ngunit sa bawat araw na nagdaan, buo ang kanyang tiwala at dedikasyon na itaguyod ang kanyang pangarap. Iniipon niyang kanyang makita at tinututok niya ang bawat sentimo na pagpapalago ng kanyang negosyo. Nagsimula siya sa maliit na pwesto ngunit sa sipag at syaga unti-unti itong lumago. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking tagumpay ni Angelo ay ang makapagbigay ng magandang buhay sa kanyang mga magulang. Mula sa mga pagsubok, nakamit niya ang pangarap na ito. Pinatunayan niya sa kanila na ang sipag at determinasyon ay mga kapagdulot ng magandang kinabukasan. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumatatag ang kanyang negosyo at mas nagiging maunlad ang kanyang buhay. Samantalang pagmamahal niya kay Dayan ay nananatili. Bagaman hindi nila nakamtan ang kanilang unang pangako, ngunit sa bawat pag-angat niya, ang alaala ni Dayan ay kasama niya. Nagbibigay ito ng inspirasyon at lakas sa bawat pagsubok na kanyang hinaharap. Sa kabila ng lahat ng pang-insulto at pagmamaliit na nararanasan niya noon, hindi na walang pagmamahal ni Angelo kay Dayan. Matapos ang ilang taon, nagdesisyon si Angelo na bumalik sa kanyang bayan upang makita si Dayan. Pagdating niya doon, laking gulat niya nang makita ang bahay ng pamilya ni Dayan na ngayon isa'y barong-barong na lamang. Nalaman niyang bumagsak palang kabuhayan ng pamilya ni Dayan at naghirap na sila.
sa kabila ng dilim na bumabalot sa dating magarang bahay ng mga magulang ni Dayan nang ibabaw sa puso ni Angelo ang tuwa at pagmamahal nang makita si Dayan. Hindi nag-atubiling lumapit si Angelo at niyakap si Dayan ng mahigpit. Ramdam niyang lungkot at hirap na pinagdaanan ng pamilya ni Dayan. Ngunit mas pinili niyang iparamdam sa kanyang-kanyang pagmamahal at suporta. Mahal, bulong na Adrian habang niyakap si Dayan. Nandito na ako ngayon, nang hindi na kita iiwan. Ako naman ang tutulong sa inyo ngayon. Naantig ang puso ni Dayan sa pagmamahal at determinasyon ni Angelo. Dama niyang pagbabago sa kanyang puso. Ang paglaki ng pagmamahal para kay Angelo. Angelo, di ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Sobra nagpapasalamat ako na nandito ka ngayon. Di ko inaasahan na babalik ka pa. Sagot ni Dayan. Ang mga matay puspusang nananabik ng pasasalamat at pag-asa. Huwag kang mag-alala, mahal. Di ko kayo pababayaan. Magtutulungan tayong muli para sa kinabukasan. Sabi ni Angelo. Ang mga salita ay puno ng pag-asa at pangako. Mami, isang 2 taong gulang na bata ang lumabas sa kwarto ni Dayan. Gulat na gulat si Angelo nang makita niya ang bata. Kanino? Anak yan? Sa'yo ba yan? Anak natin, mahal. Sagot ni Dayan na ang mga matay puno ng pag-asa at pag-ibig sa kanilang pamilya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may anak tayo? Tanong ni Angelo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at pagdaramdam. Sasabihin ko naman talaga sa'yo noon. Kaso nung nagpaalam ka na sa akin, mas pinili ko na lang na itago. Dahil iniisip ko noon na hindi mo na ako babalikan. Paliwanag ni Dayan ang kanyang mga matay puspusa ng pangungulila at pangangamba. Habang iniisa-isa ni Dayan ang mga salita, bumalik sa kanyang mga alaala ng mga panahong magkasama sila ni Angelo. Naalala niya kung paano niya pinilit na pigilan ang sakit at pagkabigo sa pagkaalis ni Angelo noon. Naalala ni Dayan ang mga gabing nagpupuyat siya, nagtataka kung saan napunta ang kanilang pangako. Naalala niyang mga pag-uusap at mga pangako na hindi natupad. Napakasakit, Angelo. Bulong ni Dayan sa hangin. Napakasakit nang iniwan mo ko. Ngunit sa kabila ng sakit at pagkabigo, hindi na walang pagmamahal ni Dayan kay Angelo. Iniisip niya kung paano magiging iba ang kanilang buhay kung nanatili si Angelo sa kanilang tabi. Iniisip niya kung paano magkakaroon ng pagkakataon ng kanilang pamilya na muling magsama-sama. Nang bumalik si Angelo, muling nagkaroon ng pag-asa si Dayan. Sa piling ng kanilang anak na si Angela, unti-unting gumaling ang mga sugat na iniwan ng nakaraan. Kasama si Angelo at ang kanilang pamilya. Nagsimula silang magtanim ng mga bagong alaala at pangarap. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang tumibay ang pagmamahal ni Dayan at Angelo. Ang kanilang pagkakaibigan at pagmamahalan ay nagbigay sa kanila ng lakas upang harapin ang hinaharap. Pwede ko bang mayakap ang anak ko? Tanong ni Angelo na sobrang nagagalak. Lumapit sa kanyang-kanyang anak na si Angela. Makikita sa mga mata ni Angelo ang sobrang saya na kanyang nadarama bilang isang ama. Kasabay nito ay lumapit sa mag-ama si Dayan at sumalo sa pagyayakapan. Anong pangalan ng baby ko? Tanong ni Angelo sa kanyang anak. Angela po, daddy. Tugon ng bata na halatang masayang masaya. Angela. Ulit ni Angelo habang hindi mapigilang maluha sa saya. Kasing ganda ng pangalan mong pagmamahal ko sa'yo. Si Dayan ay nakatitig kay Angelo. At kahit puno ng mga alaala at sakit at hirap, nakita niyang pag-asa at bagong simula sa mga mata ng taong minahal niya ng buong puso. Hindi niya na kailangan pang magsalita ng marami, sapagkat ang kanilang mga puso ay nagkakaintindihan na. Sa mga sandaling iyon, ang bawat titig at galaw ay nagpapahayag ng pagmamahal at pagpatawad sa mga nagdaang pagsubok ng kanilang relasyon. Naramdaman ni Dayan ang matamis na kaligayahan sa pagkakataong ito. Ang pagbabalik ng taong minsang umalis ngunit hindi pala nawalang pagmamahal sa kanilang puso. Patawarin mo ako, mahal ha?
Sabi ni Angelo habang hinahaplos ang buhok ni Angela. Kung alam ko lang na may anak tayo, hindi sana ako aalis. Mahal, naiintindihan ko naman yun. Ang mahalaga, nandito ka ngayon at may mga pagkakataon tayong buuin muli ang ating pamilya. Mahal, paano mo nakayanan ng lahat-lahat? Tanong ni Angelo. Mahal, hindi na mahalaga kung paano ko nalagpasan ng lahat. Basta, alam ko na babalikan mo ko. Kahit hindi talaga ako sigurado. Nakangiting nakatitig kay Angelo. Sus, kaya nga ako na nga ako, diba? Talagang babalikan kita. At yun o, may anak tayo. Paano kung hindi ako bumalik? Paano na kayo? Parang hindi ko kakayanin yun, mahal. Mahal, ang OA mo naman. Nandito ka na, diba? Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Halika, pasok na tayo sa loob para makapag-usap na kayo ng mga magulang ko. Nagpasya si Angelo na manatili sa bayan at suportahan si Dayan at Angela. Gayon din ang mga magulang ni Dayan. Tumulong si Angelo sa mga magulang ni Dayan. Binigyan niya ito ng mga negosyo na pagkakakitaan. Sa pagdating ng gabi, nag-usap si na Angelo at Dayan kasama ang pamilya nito. Buong puso niyang ipinakita sa kanila ang kanyang pagmamahal at pangako na tutulong siya sa anumang paraan. Hindi makapaniwala ang mga magulang ni Dayan sa ginawang pagbabago ni Angelo. Angelo, patawarin mo kami sa lahat ng sakit na dinulot namin sa inyo, ah, sa pagmamahalan niyo ni Dayan. Sabi ng daddy ni Dayan habang naiiyak na sa harap ni Angelo. Naintindihan ko po ang mga nangyari noon at buong puso ko pong tinatanggap ang inyong paghingi ng tawad. Sagot ni Angelo na may ngiti sa kanyang mga mata. Napakaswerte namin at dumating ka ulit sa buhay ng aming anak. Maraming salamat sa pagmamahal at pag-aalaga mo sa kanya. Dagdag ng mami ni Dayan. Sa kabila ng mga pagsubok at hirap, unti-unti nilang natutunan na tanggapin ang bawat isa. Sa mga sumunod na araw, tumulong si Angelo sa pamilya ni Dayan sa pag-aayos ng kanilang tahanan at negosyo. Nagsumikap siya na maging maayos ang kanilang kalagayan at ng pamilya ni Dayan, kahit nang alam niyang hindi madali ang pagtahak sa bagong yugto ng kanilang buhay. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, ramdam ni Angelo ang bigat ng responsibilidad na dala ng kanyang mga pangarap. Naaalala niya ang mga gabing magkasama silang nag-uusap ni Dayan tungkol sa kanilang hinaharap, ang pagkakaroon ng sariling tahanan, at ang pagbuo ng pamilya, at ang pagtulong sa kanilang mga magulang. Mahal, pangako mo sa akin, ano man ang mangyari, ipaglalaban natin ang mga pangarap natin, ha? Sabi ni Dayan isang gabi, nakatanaw sila sa mga bituin. Oo, mahal, pangako, hindi kita bibitawan. Kahit ano pang dumating, sabay nating haharapin ang lahat. Tugon ni Angelo na puno ng determinasyon. Ngayon, sa bawat pagsubok na dumaraan, bumabalik kay Angelo ang mga pangakong iyon. Nagtungo siya sa mga seminar at workshop para matuto ng mga bagong kaalaman na makakatulong sa kanilang negosyo. Hindi niya alintan ang pagod at hirap ang nasa isip niya yung pangarap nilang magkasama ni Dayan. Isang araw habang abala siya sa pag-aayos ng mga papeles para sa negosyo, biglang tumawag si Dayan. Angelo, may magandang balita ako. Sabi ni Dayan na puno ng kasiyahan. Ano yun? Tanong ni Angelo na puno ng kuryosidad. Naaprobuhan ng loan natin para sa expansion ng negosyo. Pwede na tayong magtayo ng bagong branch. Masayang balita ni Dayan. Napatigil si Angelo sa kanyang ginagawa at hindi napigilang mapaluha sa tuwa. Talaga, mahal? Ang galing! Salamat sa Diyos! Natupad ng isa sa mga pangarap natin. Oo, mahal. Salamat sa sipag at tiyaga mo. Hindi ito magagawa ng mag-isa. Salamat din sa iyo. Sagot ni Dayan na puno ng pagmamahal. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Angelo na lahat ng kanyang pagsusumikap at sakripisyo ay nagbunga na. Ang mga pangarap nila ni Dayan ay unti-unting naging katotohanan na. At sa bawat tagumpay ng kanilang nakakamtan, lalo pang tumitibay ang kanilang relasyon at pagmamahalan. Sa tulong at suporta ni Dayan, alam niyang kakayanin nilang lahat at makakamit ang kanilang mga pangarap.
magkasama at hindi kailanman maghihiwalay. Isang umaga habang abala si Angelo sa pagtulong sa negosyo ng pamilya ni Diane, naramdaman niyang masama ang kanyang pakiramdam. Unay, sinikap niya itong tiisin. Iniisip na baka simpleng pagod lang ang nararamdaman niya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lumalala ang kanyang karamdaman. Dumating ang oras na hindi niya kayang magtrabaho at kailangan niyang magpahinga. Nagmadaling dinala ni Diane si Angelo sa ospital. Halos di siya mapakali sa kaba habang hinihintay ang resulta ng mga pagsusuri. Matapos ang ilang oras ng paghihintay, lumabas ang doktor na may seryosong mukha. "Miss Diane, may nakitang infeksyon sa katawan ni Angelo. Kailangan siyang manatili sa ospital para sa masusing gamutan," sabi ng doktor. Nayanig ang mundo ni Diane sa narinig. Hindi niya akalaing mangyayari ito kay Angelo, ang taong palaging nandyan para sa tabi niya at para sa kanyang pamilya. Sa mga araw na sumunod, hindi iniwan ni Diane ang tabi ni Angelo. Nasa ospital siya araw at gabi. Sinisigurong may nag-aalaga sa kanyang minamahal. "Mahal, kamag-alala, nandito lang ako, lalaban tayo," sabi ni Diane. Hawak ang kamay ni Angelo. Bagamat mahina, ngumiti si Angelo kay Diane. "Salamat, mahal. Alam kong hindi mo ako iiwan. Lalaban tayo," sagot niya. Sa bawat araw na lumipas, patuloy na lumaban si Angelo sa kanyang sakit. Naging inspirasyon niya si Diane at ang kanyang anak, na walang sawang nagbigay ng suporta at pag-aaruga. Isang gabi habang magkasama silang nagdarasal, naramdaman ni Angelo ang init ng pagmamahal at pananampalataya ni Diane. "Angelo, kailangan mo rin maniwala. Malalampasan natin to, hindi kita pababayaan," sabi ni Diane. Ang mga mata ay puno ng determinasyon at pagmamahal. Sa tulong ng mga doktor nang walang sawang pag-aalaga ni Diane, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Angelo. Lumipas ang mga buwan at sa wakas nakalabas na rin siya ng ospital. Bagamat mahina pa rin, nakita ni Angelo ang liwanag ng pag-asa dahil sa walang sawang pagmamahal at suporta ni Diane. "Salamat, mahal. Hindi ko itong magagawa kung wala ka," sabi ni Angelo habang yakap-yakap si Diane. "Importante magkasama tayo. Numang pagsubok, kaya-kaya natin yan," sagot ni Diane habang pinapayid ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa kabila ng sakit at hirap, nalagpasan nila ito dahil sa kanilang walang hanggang pagmamahal sa isa't isa. Habang papalapit ang araw ng kasal ni na Angelo at Diane, marami silang pinagdaanan upang matupad ang kanilang mga pangarap. Isang buwan bago ang kanilang kasal, abala sila sa paghahanda at pagpaplano. Ngunit sa likod ng mga ngiti at saya, may mga pagsubok pa rin silang kinaharap. Isang araw habang nasa opisina si Angelo at abala sa kanyang trabaho, nakatanggap siya ng tawag mula kay Diane. "Angelo, may problema tayo," sabi ni Diane. "Anong nangyari, mahal?" "Yung venue na napili natin, biglang nagkaroon ng aberya. Di na raw available sa petsa ng kasal natin eh," sagot ni Diane, halos maluha na sa stress. "Eh naku, ano ba yan? Huwag kang mag-alala. Hanap tayo ng bagong venue. Tulungan tayo." Agad nilang pinag-usapan ang kanilang mga pinagpipilian. Lumibot sila sa iba't ibang lugar. Nagtanong sa mga kaibigan at naghanap ng mga alternatibong venue. Sa kabila ng hirap at pagod, hindi sila sumuko. Sa tulong ng kanilang pamilya at mga kaibigan, nakahanap sila ng mas magandang lugar para sa kanilang kasal. Habang abala sila sa paghanda, naaalala ni Angelo ang kanilang unang pagkikita. Nasa high school sila noon. At ang unang pagkakataon, naramdaman niya ang kakaibang koneksyon kay Diane. Mula noon, hindi na siya tumigil sa paniligaw at pagpapakita ng kanyang pagmamahal. "Nalala mo, una tayo nakita?" tanong ni Angelo isang gabi habang nag-aayos sila ng mga imbitasyon para sa kasal. "Oo naman, makakalimutan ko ba yun? Hindi ko malilimutan yun. Ang awkward mo pa nga nung una, pero kitang-kita ko ang sincerity mo,"
Nakakatuwa lang isipin kung gaano nakalayo ang narating natin, no? Lahat ng pinagdaanan natin sa buhay. Mas lalo akong naging sigurado na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Sabi ni Angelo na puno ng emosyon. Habang papalapit ang araw ng kasal, dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Ang matalik na kaibigan ni Angelo na matagal nang nasa ibang bansa. Bro, tagal mong nawala. Kala ko di ka makakarating. Sabi ni Angelo, tuwang-tuwa habang niyakap ang kaibigan. Angelo, hindi ko pwedeng palampasin ang espesyal na araw na to. Gusto kong makita kayong ikasal ni Diane. Sagot ng kaibigan na puno ng kasiyahan. Dumating ang bisperas ng kasal. Isang simple ngunit masayang salo-salo ang inihanda ng kanilang pamilya. Puno ng tawanan at kwentuhan ng gabing iyon. Habang inaalala nila ang mga masasayang alaala at pinagsaluhang pangarap. Sa gitna ng kasiyahan, nagpasalamat si Angelo sa lahat ng dumalo. Pagkatapos ng salo-salo habang naglalakad sina Angelo at Diane sa tabi ng dagat, hawak kamay silang nag-uusap. Mahal, di ko mapaliwanag kung gaano ko kasaya ngayon. Bukas magiging mag-asawa na tayo. Sabi ni Diane na puno ng kasiyahan. Oo mahal, pangako ko, alagaan kita at mamahalin habang buhay. Sagot ni Angelo habang pinapahid ang luha sa pisngi ni Diane. At sa ilalim ng mga bituin, niyakap ni Angelo si Diane, puno ng pagmamahalan at pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Alam nilang marami pa silang haharapin sa pagsubok. Ngunit sa kanilang puso, sigurado silang kaya nila dahil magkasama sila. Dumating ang araw ng kasal ni Angelo at Diane. Isang simpleng seremonya lamang ang kanilang naisip upang ipakita ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Nakasuot si Diane ng isang simpleng puting gown na nagpapakita ng kanyang natural na kagandahan. Habang si Angelo naman ay nakasuot ng kanyang pinakamahusay na barong Tagalog na nagpapakita ng kanyang dignidad at paggalang sa tradisyon. Ang seremonya ay pinangunahan ng kanilang pari na puno ng pagmamahal at pagpapala sa kanilang pinagtutulungan. Sa harap ng mga mahal sa buhay, pinangunahan ni Angelo ang kanilang pangakong magmamahalan at magtataguyod ng mas matatag na pamilya. Isang bagong yugto ang kanilang haharapin, puno ng pag-asa at pangarap na magkasama. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon sila ng munting salo-salo sa loob ng simbahan, kasama ang kanilang mga bisita. Masaya at puno ng pagmamahalan ng pagkakataon ito. Kung saan masaya nilang pinagdiwang ang kanilang pagmamahalan at bagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Habang naglalakbay ang bagong kasal sa kanilang buhay, natutunan nilang yakapin ang bawat isa at araw na may pagmamahal at pag-asa. Hindi na nila pinapansin ang nakaraan. Bagkos, iniisip nilang magandang kinabukasan na naghihintay para sa kanilang dalawa. Sa bawat pagkikita ng araw, ipinaramdam ni Angelo sa kanyang asawa na mahalaga siya sa kanya. Nagkaroon sila ng oras na magkasama at buong puso niyang inaalay ang kanyang pagmamahal sa kanya. Matapos ang kanilang kasal, si Diane at Angelo ay masaya sa kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Ngunit, hindi rin naman sila nakakaligtas sa ilang hindi pagkakaunawaan. Isang hapon, pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, umuwi si Diane ng may mabigat na damdamin. Nakatanggap siya ng masamang balita mula sa kanyang trabaho na posibleng mawalan siya ng trabaho sa mga susunod na buwan dahil sa pagbaba ng mga proyekto ng kumpanya. Hindi niya agad ito sinabi kay Angelo dahil alam niyang magiging dagdag na alalahanin ito sa kanilang sitwasyon. Sa kabilang banda, si Angelo ay abala rin sa kanyang trabaho at sa kanilang negosyo. Tuwing gabi, nag-uusap sila ni Diane tungkol sa kanilang araw. Ngunit sa loob ng isang linggo, napansin ni Angelo na tila may tinatago si Diane. Naramdaman niyang pagkabalisa ng asawa. Isang gabi, habang nag-aayos ng hapunan, napagtanto ni Angelo na may maliit na pagtatalo sila sa mga nakaraang araw. Mahal, parang may hindi tayo pinag-uusapan. May nangyari ba? Ang tanong ni Angelo na may pag-aalala sa kanyang tinig.
Napangiti si Dayan ng mahina ngunit nararamdaman ang pagnanais na buksan ang kanyang puso. Angelo, di ko alam kung paano ko sasabihin sa ito. Pero may balita ako mula sa opisina. Posible kasing mawalan ako ng trabaho. Ang pag-amin ni Dayan. Nagulat si Angelo at nadama ang bigat ng balita. Ngunit sa halip na magalit o mag-alala, siya ay naging panatag. Hal, alam ko kung gaano mo kamahal ang trabaho mo at kung gaano ka determinado na maging matagumpay. Di mo kailangang harapin to mag-isa. Ang tugon ni Angelo habang inilalapit ang kanyang kamay kay Dayan. Sa mga sumunod na araw, nagtulungan silang magplano at maghanap ng mga paraan upang harapin ang posibleng pagkawala ng trabaho ni Dayan. Binuo nila ang kanilang plano ng aksyon. Nag-umpisa sa pag-aaral ng mga bagong oportunidad at pagpapalakas ng kanilang pinansyal na kalagayan. Habang lumalaki si Angela, nakita niya kung paano nagsikap ang kanyang mga magulang para sa kanya. Si Angelo ay naging isang mabuting ama. Laging nandyan para sa kanyang anak at asawa. Si Dayan naman ay patuloy na nagpakita ng tapang at pagmamahal na nagsilbing inspirasyon sa kanilang pamilya. Minsan habang naglalakad silang tatlo sa tabing dagat, naiisip ni Angelo kung gaano kalayo ng kanilang narating. Hinawakan niyang kamay ni Dayan at ni Angela. At sa simpleng paghawak na iyon, ramdam niyang tibay ng kanilang pamilya. Hinding-hindi na kita iiwan ulit, sabi ni Angelo habang nakatingin sa malayo. At palagi kong mamahalin si Angela. Nandito kami, mahal, sagot ni Dayan na may ngiti sa kanyang mukha. Lagi kami nandito para sa'yo. At sa bawat araw na lumipas, ang pagmamahalan nila Angelo at Dayan at Angela ay lalong tumibay. Ang kanilang kwento ay hindi lamang kwento ng pag-ibig, kundi kwento ng pagtitiis, pag-asa at bagong simula. Sa kabila ng lahat ng hirap, natagpuan nila ang kanilang kalagayahan sa piling ng isa't isa. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Pagmamahal na Aking Babalik-balikan.